araw sa ating lahat muli mga mahal kong estudyante. Nandito muli tayo upang pag-aralan po natin ang bagong aralin po natin. At tayo po ay nasa module 16 na po tayo. Pag-usapan po natin ang 2 Kings chapter 4 to 25. Pero bago po ang lahat, nais ko po na anyayahan po kayo na tayo po ay manahimik at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa oras na ito na pinagkalo mo muli sa amin upang muli po namin na pag-aralan po ang mga salita mo, lalong-lalo na ang mga magandang asal na aming pag-aaralan. Tulungan mo po ang bawat isa na ito po'y titimo sa aming puso, sa aming isipan at maisagawa po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon, handa na ba kayong makinig mga bata? Ngayon, mayroon po tayong pag-uusapan. 5 lesson po ang ating pag-uusan. Number 1 po, yung tinatawag po nating provision. Ito po ay yung pagtugon po. Number 2 po, yung tinatawag po natin na obedience, yung pagsunod. Pangatlo po, yung honesty, ito po yung katapatan. Pang-apat po, yung tinatawag po nating powerful, okay? At pang-lima, ito po yung tinatawag po nating prayerful. So yan po yung ating limang pag-uusapan at nais ko po na ihanda na po natin yung ating sarili para maintindihan po natin ang pag-uusapan po natin. Now, punta na po tayo sa unang lesson po natin. So number 1 po, yung unang lesson po natin ay yung tinatawag po nating provision. Ito po yung pagtugon. Okay, so sa loob po ng bahay, paano po natin nakikita yung mga provision ng ating Panginoon? Sino bang nagpro-provide sa loob po ng ating tahanan? Walang iba po kundi ang ating mga magulang. So tignan niyo po, no, bago kay silang pa lamang sa mundong ito, yung magulang mo po, sila na po ay nag-isip at nagplano na bago ikaw ay ilalabas sa sinapupunan ng iyong nanay, kailangan mayroon na po kayong sariling tahanan. So yan po ang pre-provide po ng mga magulang. Talagang pinag-ipunan po, makapagpatayo sila ng napakagandang bahay na titirahan po ninyo para ikaw ay paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, mamulat ang iyong mga mata, makita mo kung paano po ang iyong mga magulang nag-provide, lalong-lalo na sa ating tirahan, yung shelter po natin. Yan po ang una na napakahalaga. Pangalawa po, yung pinag-iipunan ng mga magulang, prepare po nila yung edukasyon po natin, yung mga gagamitin po natin sa ating pag-aaral. So yan po, no? Yan po ang pinaka-the best sa lahat na talagang pre-provide po ng ating mga magulang, yung mga para po sa ating pag-aaral. Dahil alam nyo mga bata, itong edukasyon na ito, ito yung tanging kayamanan na pwede po nating maangkin sa ating sarili na kahit saan ka pumunta, walang sino mang pwedeng magnakaw nito. Walang sino mang pwede po na kukuha sa mga bagay na ito. Ang edukasyon, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo po yan. Ganon din po mga bata sa ating Panginoon. Ano pong pre-provide ng Diyos sa buhay po natin? Everything mga bata, tignan mo, tumingala ka. Yan sa langit mga bata, marami kang bagay na makikita sa langit. Yung mga ibon na yan na lumilipad, yung kalawakan, yung sun, yung moon, everything na nakikita mo sa mundong ito, that is provided by God. Binigay niya sa bawat isa sa atin. At hindi lamang yan, yung mga hayop, mga bata, yan ay pinovide ng Panginoon. Gayun din, lalong-lalo na sa buhay mo. Yung hininga mo, mga bata, yan ay bigay at kaloob ng Diyos po sa atin. Sa kanya nang galing ang lahat ng bagay. Kaya wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kaya nga sabi po niya sa Matthew chapter 24 verse 6, anong sabi niya? Look at the birds, they don't even reap and sow, and yet your heavenly Father feeds them. Makita po natin kung paano po tayo ka-special sa Panginoon. Yung ibon nga, sabi niya, hindi nagtatanim, hindi sila nag-aani, pero pinapakain sila ng Panginoon. Tayo pa kaya na napaka-special that we are created in the image and likeness of God. Pinakita niya mula nang tayo'y likain ng Diyos, we are very special
pababayaan pa kaya tayo ng Diyos? So yan mga bata. So balikan natin yung Bible. Ano ba ang sinasabi po sa Bible? Basahin po natin. Provision. 2 miracles during the famine. One of Elisha's prophet went into the field to gather wild gourd. He put them in the kettle unknowingly they were poisonous. But Elisha purifies the poisonous food by throwing some flour in the stew and it becomes safe to eat. A man brought to the man of God a sack of fresh grain and 20 loaves of barley bread. And Elisha instructed his men to give the 100 people to eat. And they were miraculously satisfied and there were still left. So makita po natin, 2 miracles ang nangyari po sa sitwasyon po na ito. Okay, makita po natin dito na one of Elisha's prophet, nung sila po'y nagugutom, itong isang propeta po ni Elisha, siya po ay lumabas para maghanap po ng kanilang makakain. Pero unknowingly, na yung nakita po niya na ligaw na kalabasa, ito po ay kanyang kinuhat nilagay sa kanyang lalagyan. At kanyang dinalat inuwi po sa kanilang tirahan at ito po ay kanilang niluto at nang sila'y kumakain napasigaw po sila lason. So ano pong ginawa ni Elisha? Si Elisha po gumawa po ng milagro. Anong milagro po yun? Kumuha po siya ng arena at nilagay po doon po sa poisonous na kalabasa. At suddenly, nagkaroon ng milagro na itong poisonous na pagkain naging mainam at masarap sa kanilang panlasa at sila po ay nakakain and so they were satisfied, no? Na-satisfied po sila at walang nangyari po sa kanila. So, yan po mga bata. Yung isang milagro na pangyayari. Pangalawa po, mayroon pong isang tao na mayroon pong dalang isang sako. At ito po ay kanyang dinala. Doon po sa kanila ni Elisha kasama po ang 20 loaves of bread. So nung nandoon na po siya at binigay niya kay Elisha, sabi po ni Elisha, dalhin mo yan sa 100 na tao at pakainin mo sila. So ginawa ng taong ito, dinala po niya at pinakain yung 100 na tao. At dito po nagkaroon ulit ng milagro na kung saan yung 20 loaves and 1 sack of barley of grain, mga kabata, makita po natin that lahat po sila ay napakain, nabusog at mayroon pa pong sobra. That is how the Lord provides. He does miracles. Walang imposible po sa Panginoon. Kung posible po sa atin, walang imposible po sa Panginoon. So makita po natin this miracle na kung saan talagang ang Diyos ay nag-provide sa kanila, sa kanilang mga kakainin at hindi lamang yung pagkain na naipasok sa kanilang tiyan, kundi nabusog silang lahat at marami pa pong sobra na naiwan. Pangalawa po, mga bata, yung tinatawag po nating obedience. Okay? So, yung obedience, ito po yung pagsunod. Paano po nakikita sa loob po ng tahanan yung ating pagsunod? So, dito po, mga bata, no? Sa loob ng bahay, nandyan po yung ating mga magulang na dapat, kailangan tayo pong mga anak, tutulong po tayo. Pero alam yung mga bata, may mga pagkakataon na inihiling po ng magulang po natin na tulungan po natin siya. Sa pamamagitan po, halimbawa po, mayroon po siyang kakailanganin habang siya'y nagluluto, pinabili ka po ng asin, no? So, kailangan mong pumunta doon, magmadali para hindi masunog yung kanyang niluluto. Kailangan ay punta ka agad. Ngayon, ang problema sa atin minsan dahil po sa ating paglalaro po ng Mobile Legend, paglalaro po o panunod po natin ng mga TV, minsan hindi natin pinapakinggan yung mga utos. Pero alam nyo mga bata, masama po yan. Hindi po tama ang maging tamad po tayo. Hindi po tama yung nagbibingi-bingihan po tayo na kahit narinig na natin. Dahil sa katamaran natin, hindi tayo sumusunod. Yan po ay labag po sa gusto po ng ating panlabag po yan sa utos po ng Panginoon. Sa school, halimbawa, binigyan po tayo ng assignment.
Assignment mo po yan, sa'yo binigay yan. Dapat gawin mo po yan. Pero ang ginagawa po natin minsan, pag uwi po natin sa ating mga tahanan, anong ginagawa po natin? Ang ginagawa natin, naglalakwatsa pa tayo. Dumadaan ka pa sa mga computer shop. Nakikipaglaro ka pa na instead na dapat umuwi ka na sa bahay mo, sa loob ng bahay nyo at gawin yung assignment. After paggawa mo ng assignment mo, yun na rin yung pagkakataon na pwede na tayong maglaro kahit pa sandaling oras lang, no? So yun po, kasi minsan po yung ating ginagawa minsan, naglalakwatsa tayo, naglalaro tayo, minsan pagod na po yung katawan po natin. Kaya sa kapaguran natin minsan, dun na sa pagkain mo na, hindi mo na nagawang magkumain. Why? Dahil sa pagod ka, nakatulog ka, nakalimutan mo na yung assignment mo. Sino pong kawawa? Siyempre tayo, pagdating sa school, hahanapan ka ng assignment mo, hindi mo nagawa, mababa po yung grades po natin. Apektado yung grades po natin. Kaya matuto tayong sumunod. Sa ating Panginoon, may mga kautusan po ang ating Panginoon, tulad po ng utos ng Diyos, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ipagnalangin mo sila. Patawarin mo sila. Ginagawa ba natin yan, mga bata? Tingnan nyo ang ating Panginoon kung gaano po siya nag-obey sa kanyang Ama. No? Si Jesus Christ, he obeyed God wholeheartedly. Kaya mga bata, kailangan sa buhay po natin, gawin po natin na sumunod. Dahil mismo ang ating Panginoong Jesus, he obediently obey his Father in heaven. So ganun din po tayo mga bata. Mag-obey po tayo because if we obey our parents, anong sabi po niya sa Book of Ephesians, giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Gusto mo ng magandang buhay, matuto kang sumunod. Gusto mong mahabang yung buhay, matuto kang sumunod. Yan po ang sekreto po ng pagkakaroon ng magandang buhay at mahabang buhay. So, mga bata, tignan po natin sa Bible, ano ba ang sinasabi po ng Bible? So, sabi po sa Bible, the healing of leprosy. Naaman, a commander, is suffering from leprosy and a young Israelite told him that Prophet Elisha can heal sickness. And he went to see Elisha and bring gift of gold and silver. Elisha told Naaman to go to the Jordan River and wash 7 times and he was healed. But Elisha didn't receive the gift of Naaman. So dito po natin makikita mga bata, mayroon pong nagnangalang Naaman. Si Naaman po ay tanyag at kilala po siyang tao. Pero doon po sa kabila ng kanyang katanyagan, sa kabila po na siya po'y kilala ng buong tao, mayroon po siyang napakalaking problema sa kanyang katawan. Si Naaman po ay mayroon po siyang sakit na leprosy. So, mayroon pong isang young Israelite na kung saan sinabi po niya kay Naaman. Sabi niya, Naaman, mayroon akong kilala na nagpapagalik. Ang pangalan niya ay Elisha. At itong si Naaman naman, pagkarinig niya na siya'y nagpapagaling, kumuha po siya agad ng gold and silver, kumuha po siya para dalhin po kay Elisha. Nung siya po ay on the way, ang nakita na po niya si Elisha, alam niyo mga bata, sabi po ni Elisha, Naaman, ikaw ay pumunta sa Jordan River at ilulubog mo ang iyong katawan ng 7 beses. Pero alam niyo si Naaman, sabi po niya, wala na bang ibang ilog na pwede kong puntahan? Sabi po niya, na malinis. Pero alam niyo, dumating pa rin po yung punto na si Naaman ay nagpakumbaba sa kanyang sarili. At ang ginawa po ni Naaman, sumunod po siya doon po sa sinabi ni Elisha. At pumunta po siya sa Jordan River at siya po ay lumublob ng 7 beses. 1, 2, 3, 4, 5. At nakita niya ang kanyang kutis sa pang-7 beses na kanyang paglublob. Siya po ay nagkaroon ng singlinis po ng kutis ng isang kapapanganak na bata. So makita po natin mga bata,
sa ating pagsunod sa ating Panginoon, nakikita natin at maranasan natin kung paano siya gumalaw at ipagkaloob ang mga bagay na ating kahilingan sa kanya. Tulad ni Naaman, nangangailangan siya ng kagalingan dahil siya'y sumunod sa 7 beses na paglublob at doon po nagkaroon po ng kagalingan sa kanyang sakit. Kaya mga bata, ganyan po ang kaimportantehan ng pagsunod. Next mga bata, number 3 po na lesson po natin, yung tinatawag po nating honesty. Ito po yung pagiging tapat po natin. So paano naman po natin nakikita sa loob ng tahanan po natin yung honesty? Okay, sa loob ng bahay, minsan yung tatay po natin may mga barya po doon po sa bulsa ng kanyang pantalon. At minsan si tatay, pag inaalis niya yung pantalon, nilalagay po niya at sinasabit doon po sa likod po ng pintuan. Ngayon, ikaw naman na nandun sa loob ng bahay, narinig mo na may tumutunog sa bulsa ni tatay. Pero anong ginawa mo? Nung wala ng tao, nakita mo na walang tao. Ala, hindi ka man lang nagpaalam. Ikaw ay pumunta at kumuha ng 10 piso. At ngayon, pagdating ng tatay, hinahanap niya, oh, kulang yung barya ko. Sinong kumuha? Ah, sa'yo, nang doon ka, pero hindi mo sinasabi, hindi mo inaamin na ikaw yung kumuha. Kasalanan po yan, mga bata. Kailangan, pag may bagay na ginawa natin na hindi po tama, kailangan po matuto nating aminin at humingi po tayo ng tawad. Huwag po nating itago. Huwag po nating gawin na kung saan ito po ay magiging habit po natin yung pagkuha na hindi po natin ipinapaalam. Alam nyo mga bata, wala mang tao na nakakita sa iyo, nandiyan ang Panginoon na nakakita sa iyong masamang ginawa. Sabihin natin yung mga ginawa natin na pagkakamali natin. Halimbawa, nagnakaw ka, hingi ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako dahil nagnakaw po ako. Kumuha po ako ng gamit ng hindi sa akin. Yun po ang dapat po natin gawin mga bata dahil talagang wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Lahat po ay kita ng Diyos. Kaya nga sabi, God is all-knowing. Lahat ay alam ng Diyos. Ang lahat ng bagay na nangyayari at kita ng Diyos ang lahat-lahat ng ating ginagawa. So kaya mga bata, tignan natin ano naman ang sinasabi sa Bible. Basahin po natin. Sabi po niya dito, honesty. When servant Gehazi found that Elisha did not receive the gift, he chased Naaman and selfishly get the gift and hide inside his house. But when he arrived to Elisha, Gehazi didn't realize that there is a spirit who told Elisha that Gehazi get gifts. And because of the wrong he did, he suffered leprosy including his children's children. So dito naman makikita po natin yung kwento po tungkol po kay Gehazi. Nung si Elisha po ay binibigay na po ni Naaman sa kanya yung gold and silver, si Elisha hindi po niya tinanggap. Hindi niya tinanggap yung regalo o yung kabayaran po doon po sa ginawa niya kay Naaman. Pero alam nyo, si Gehazi nakita niya, naglakihan ng kanyang mga mata, nakitang-kita niya na hindi po tinanggap ni Elisha. Pero nung sila po'y pauwi na, itong si Gehazi, talaga siya po ay tumakas po, tinakasan po niya si Elisha para bumalik po doon kay Naaman para kunin po niya yung gold and silver. Kaya sabi ni Naaman, ni Gehazi, Naaman, nutusan ako ni Gehazi, pinabalik niya ko para kunin ko yung gold and silver. Pero alam niyo mga bata, nung ginawa po ni Gehazi, ito po'y kinuha niya at itinago doon po sa kanyang bahay. At alam nyo mga bata, nung si Gehazi pumunta na po siya kay Elisha, hindi po niya alam na ang Espiritu ng Diyos nangusap po siya kay Elisha doon sa ginawa ni Gehazi. Kaya alam nyo, pagharap po ni Gehazi kay Elisha, sinabi po ni Elisha sa kanya,
Gehazi, ikaw ay nagsinungaling. Hindi ka naging tapat, kinuha mo yung binigay ni Naaman. Kaya dahil dito sa kasalanan na ito, ang iyong mga anak at ang magiging anak nila ay makakaroon ng leprosy. Bilang kapalit po yan ng kasalanan na ginawa po ni Gehazi. Kaya mga bata, piliin nating gumawa ng tama. If you do what is right, you will be blessed by God. Kaya mga bata, alin ang pipiliin mo? Gagawa ng masama o gagawa ng mabuti? Doon ka na sa paggawa ng mabuti because you will be blessed by God. Okay, so pang-apat po mga bata na lesson po natin ay yung tinatawag po nating powerful. Sino pong makapangyarihan? Sino makapangyarihan? Okay, sa loob po ng tahanan. Makikita po natin dyan, no? Sa loob po ng ating tahanan na lamang, makita po natin sino ba yung mga malakas na kasama natin doon sa tahanan, di ba? Sino ba yung mga talagang nagbubuhat-buhat po ng mga mabibigat, di ba? Si tatay, si nanay, yan po, si kuya, malakas po, powerful po sila. Pero alam nyo mga bata, minsan mayroon tayong pinaniniwalaan, mayroon tayong pinapanood na natingin natin sila yung makapangyarihan. Sino ba yon? Si Batman, si Superman, si Spiderman, sino pa? Si Iron Man. Yan yung mga alam natin na mga makapangyarihan. Pero alam nyo mga bata, mayroong mas makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Diyos, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Elisha. Siya ang tunay na hero, siya ang tunay na makapangyarihan at wala nang ihigit pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po niya, the floating of axe head. A group of prophets went to Jordan River to gather woods, but as one of them was chopping with the borrowed axe, the axe head falls into the river. And then Elisha threw a stick into the river where the axe head fell. And the axe head floats to the surface and the prophet grabbed it. So ito po mga bata, yung kwento po na kung saan ang mga group of prophets together with Elisha, sila po ay pumunta para sila po ay manghoy. Pero yung isa po sa kanila, umiram po ng axe. No, palakol, nang hiram lang mang po siya. Pero nung nandoon na po sila para kumuha po ng kahoy, itong humiram ng kahoy po ay nahulog po yung head po ng axe doon po sa tubig. Nakatakot, nakatakot po siya. Elisha, Elisha, sabi niya, nahulog yung ulo ng axe ko, yung hiniram ko. Nahulog yung ulo ng axe doon sa may tubig. Pero alam nyo, there's a miracle. Milagro ulit ang ginawa po ni Elisha. Nung ginawa ni Elisha, kumuha po siya ng branch, ano? At inihulog po niya doon sa may ilog. Okay, panglimang lesson na po tayo. Itong lesson po natin ay yung pagiging prayerful. Ito po yung pagiging mapalanginin po natin. May kasabihan po tayo, a man without prayer is a man without power, but a man full of prayer is a man full of power. So, sa loob ng bahay, paano ba natin ipinapakita yung pagiging mapalanginin po natin? Halimbawa na lang po, no, doon po sa bahay, pag ikaw ay kumakain, ano pong gagawin mo bago ka kumain? Okay, di ba, mananalangin ka. Pagkatapos kumain, nananalangin ka ba? O, bago ka matulog, nananalangin ka ba? Pagising mo sa umaga, nananalangin ka ba? Yun ba ang ginagawa natin? Kailangan gawin nating habit po natin yung ating pag-pray. Bakit po tayo nag-pray? Why? Dito po nakakausap po natin ang ating Diyos na naglikha po sa atin ng bigay po sa atin ng buhay, naglikha ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang Diyos na pinagmulan ng hininga natin, lahat-lahat na mayroon sa iyo, yan ay lahat binigay ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ikaw ay magpasalamat. Sa school po natin, bago ka lalabas sa bahay,
No, bago ka pa lamang lalabas sa bahay nyo, kailangan nananalangin ka na. You are praying for God's protection, for God's wisdom doon sa loob ng school bago kayo, 'di ba? Bago kayo mag-umpisa ng klase, 'di ba? Magkakaroon kayo ng morning prayer. You have to ask for wisdom, for knowledge para magamit mo, para maunawaan mo ang iyong lahat ng pinag-aaralan sa loob ng school. So sa Bible, tingnan po natin, ang Panginoon nga, si Jesus Christ, anong ginawa ng Panginoon? Nanalangin din po siya for 40 days and 40 nights. He was praying to the Father. No? So siya po ay dapat nating maging waran. Si Moses po, no? Nung sila po itatawid po, doon po sa Red Sea, ano pong ginawa? Nung hinahabol po sila, he prayed to God. Ano pa po? Si Jonah, nung si Jonah po ay inutusan ng Diyos, ano, at tapos linabag niya ang Panginoon, anong pong nangyari sa kanya? Inihulog po siya sa tubig. Paghulog po siya sa tubig, siya po ay sinakmal po ng napakalaking isda, at doon po sa loob ng tiyan po ng isda, nang doon po si Jonah buhay. Pero anong ginawa po ni Jonah? He prayed to God. So yun po mga bata, sa bawat aspeto po sa buhay po natin, kailangan po, let us practice, let us commit ourselves. Ibigay natin yung oras natin sa pananalangin para magpasalamat at papurihan ang ating Panginoon. Tignan po natin sa Bible, ano bang sinasabi po niya? Sabi po niya, the Lord extends the life of Hezekiah. Hezekiah was very ill, and Isaiah tells him that the Lord has said that he will die. Hezekiah cried out to the Lord for help. Then Isaiah told him that the Lord will heal him, and Hezekiah's life will be extended for 15 more years. So dito mga bata, makikita po natin, no, that si Hezekiah po ay mayroon po siyang matinding sakit. No, matindi po yung kanyang sakit at mayroon taning na po yung kanyang buhay. Kaya si Isaiah po, pumunta po siya doon kay Hezekiah para sabihin po yung pinapasabi po ng Diyos. Ano po yun? Sinabi po ni Isaiah sa kanya na siya ay mamamatay sa kanyang sakit. Yun ang kanyang ikakamatay. Pero alam niyo po si Hezekiah, instead po na matakot siya, instead po na iiyak siya, hindi po, anong ginawa ni Hezekiah? Siya po ay humarap po sa dingding at siya po ay nanalangin sa Panginoon. Nanalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Tumawag po siya, Panginoon, tulungan mo ako. Makita po natin. And because of this character, dahil sa kanyang magandang attitude, na pinakita po sa ating Panginoon, God is pleased. Why? Because nakita niya si Hezekiah yung kanyang katapatan, yung kanyang pagtiwala sa Panginoon. At dito makita po natin si Isaiah, nung siya po'y pauwi na, pinabalik po siya ng ating Panginoon at sinasabihin mo sa kanya na napakinggan ko ang kanyang panalangin. Kaya't anong sinabi ng Panginoon? Sabihin mo ulit sa kanya na dadagdagan ko pa ang kanyang buhay ng 15 more years. So yun po ang sinabi. Kaya't si Isaiah, pumunta siya sa Hezekiah at sinabi niya, narinig ng Diyos ang iyong panalangin at dadagdagan pa ang kayong buhay ng 15 more years. So makita natin mga bata na tunay nga at tapat ang Diyos sa sinuman na tumatawag sa Kanya, sa sinuman na buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa na siya'y nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya yan po mga bata, limang lesson po natin na napag-aralan, sana po ay tumimo sa ating puso, sa ating isip. Provision, obedience, honesty, powerful, and prayerful. So yan yung limang lesson po na sana po ay baunin natin sa araw-araw nating buhay. Huwag nating kakaligtaan.
isagawa natin sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal. Salamat po, Diyos, sa mga bagong aral na aming napag-aralan. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na ito po ay aming maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na provision po sa araw-araw po sa amin. Salamat din sa mga pagkakataon na ito na kami po ay nag-grow po para mas lalo po kaming maging mabuting bata at masunuring bata. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Goodbye and thank you. God bless you all, mga bata. Kita-kita kits ulit tayo sa next po na lesson po natin.